Hay. Hay, ha? Oh, tanghali ka na naman nagising. E paano? Nagpuyat ka na naman siguro, no? Sorry na, ma. Hay, ano kayang gagawin ko ngayon? Teka, may email. Sino to? Oh my God, is this for real? Huh? Hi, Jed. My name is Stephanie. Pinadalhan ka ng gaumon ng pen display. I'm PD1220. Uwe. Hindi, joke to. Joke lang to. Ano ba? Ayaw mo ate. Joke lang po. Akin na po yan. Unbox na yan! Ayan na guys, buksan na natin. So sa loob ng box ay meron pang isang box. Box. And tada! Napakaganda guys. Kahon pa lang, sulit na. Paano pa yung laman, di ba? So sa loob, nandun yung pen display. Oops, face reveal yarn. Pwede ka na magsalamin sa sobrang kinis. Yung totoo, mas malinis at mas makintap pa to sa face ko ah. Full laminated na siya with a resolution of 1920x1080p with a size of 296.8mm. Kasama din yung leather case bracket, USB cable with Type-C, at HDMI cable. Meron din siyang cleaning cloth guys. At drawing gloves, like what? Is this for real? Ang ganda, bagay ba? At syempre, di mawawala yung manual at warranty card. Meron ding adapter. May box pa yan guys, special. Pen holder with replacement nibs. Pero di ko agad nalaman na may nibs pala sa loob. At last but not the least, ang battery-free stylus pen with 8,192 levels of pressure sensitivity. Ayan guys. So ayan, isi-setup na natin. Tiklapin lang natin yung parang plastic na yan. Then yung leather case bracket, i-apply na natin para gawing stand. Medyo nahirapan ako sa pag-setup to be honest kasi first time guys at medyo complicated siya para sa katulad kong baguhan. Dito ko natutunan na dapat magbasa ng manual. Yes guys, matuto kayo magbasa ng manuals at huwag mahihiyang magtanong. Pero once na naayos nyo na lahat, grabe sobrang na-mesmerize ako sa pen display na to. Literal na tumalon-talon ako sa tuwa. Sobrang ganda guys, promise. And gumagana siya guys, legit siya. Ayan na, so try muna nating mag-drawing ng kahit ano. As you can see, di pa ako sanay. Medyo nahihirapan pa ako kasi parang nasanay na yata ako sa pentab. Pumunta lang kayo sa official website ng Gaumon para i-download yung official driver nila. Piliin nyo of course yung pen display, then yung PD1220 driver download, and lastly, download nyo kung anong ginagamit nyo right now, which is Windows ang akin. Install nyo lang siya, then i-customize nyo yung mga control keys na gusto nyo i-apply. For me, di ko na binago kasi, you know, I'm scared that I might do it wrong, char. Pero it always depends on you guys. Kung gusto nyo baguhin, edi go lang kayo. Drawing time! So, ang ginamit ko pala ay Autodesk Sketchbook. First time ko tong gamitin and masanay ako sa Medibang Paint, but unfortunately, ayaw mag-install dito sa laptop. Kaya no choice tayo, doon tayo sa available, di ba? Kaya pagpasensyahan nyo na kung medyo di maganda ang kalabasan nitong drawing natin. First time ko kasing gumamit ng pen display, tapos first time ko din gumamit nitong software na Autodesk. In short, bago tong lahat para sa akin. Kaya ayan, no matter what, I'm still thankful and feel so lucky na ako ang napili ng Gaumon para padalhan ng ganitong uri ng tablet. Never kong inimagine even in my dreams na magkakaroon ako nito, but here I am, I'm using it for the first time. Gabi na pala no? Gabi pala ako nag-record, kaya guys, pagpasensya nyo na kung medyo madilim yung scenery natin. Well, anyways, overall para sa akin, if baguhan ka pa lang sa digital art or animation, I think magsimula ka muna sa pentab, or depende din sa inyo, baka nasanay lang siguro ako sa pentab kaya ganun. But let's see, maybe sooner or later masasanay din ako dito. Just trust the process, yung laging iniisip ko. Also, sabi sa manual, pwede siya sa Android phone with Type-C to Type-C and OTG connection. Meron ako nung lahat, included lahat yung sa phone ko, pero di siya gumana. I don't know ha, pero baka may pipindot din pa ata sa phone na di ko alam, or kailangan yata na yung phone mo support PC mode. Di ko alam guys kung paano yun. Pero kung marunong kayo, edi try nyo na rin.
But sobrang worth it siya, guys. Napakaganda ng quality niya and sobrang HD talaga. As in, guys, pwede mo ding i-adjust yung brightness niya doon sa button na nasa gilid, yung taas-baba, ayan. And feeling ko, professional na ako nung gamitin ko to. Feeling lang naman, wag na kayong kumontra dyan, charot. Malaki din pala yung screen niya, halos kasing laki na niya yung screen ng laptop. Pero handy siya, guys. Sobrang gaan niya. Pwede niyong dalhin kahit saan, kahit sa CR if you want. Joke. Final drawing. So again, pagpasensyaan nyo na kung ganyan lang yung nakayaan ko kasi guys, hindi pa ako sanay. Kung gusto nyo bumili ng pen display tulad ng ginagamit ko ngayon, eh nasa description lahat ng kailangan nyo para mabili nyo to. Once again, thank you Gaumon for trusting me and Miss Tiffany for assisting and choosing me for this product of yours. Special thanks din sa mga taong tumulong sa akin. Love you guys. Bye! See you soon on my next video!